Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga nagastos namin sa pagpunta sa Boracay ng 4 days and 3 nights. And then, hindi ako magbibigay ng mga exact figures sa mga iba pang pinaggagawa namin. Mga ano lang naman. Kasi iba, hindi ko na rin, yung mga last day ata, hindi ko na siya masyadong na notes. Pero, bibigyan ko lang yun ng mga ideas sa mga gustong bumalik sa Bora ngayon or sa mga hindi pa nakakapunta, first timer din. So, ayan. Magsa-start muna ako sa mga questions sa akin sa Instagram, and then after nyan, ibibigay ko yung mga nagastos namin from pag-alis sa bahay until pagdating doon, yung mga charges and everything. Okay? So, start tayo. Ang sabi doon, ang tanong ni... ganun ibabagat yung name, pero may tanong is, malumot pa rin ba sis? May mga part lang na malulumot, especially sa Station 3. Nagad, no? Station 2, wala masyado. Pero sa Station 3, parang mas madumi yung pinaka-side nila doon kesa sa 2 and 1. Pero hindi na siya sobrang grabe talaga. Anyway, next naman, saan ang station best to stay in Bora, sis? And would you recommend yung hotel na pinagstayan nyo? Saan station best to stay, depende kasi sa inyo yon. Kung gusto nyo na medyo peaceful and sobrang may budget kayo na talagang gusto nyo talaga ng pang-instagrammable or gusto nyo lang ng peaceful kayo na ganyan, and kung may extra budget kayo, go for Station 1 kasi napaka-peaceful doon, wala masyadong market. And kung hindi, kung parang yung pag ako, kapag gusto kong magstay sa Station 1, yung tipong sawa na akong pumunta ng Station 2 and 3 na parang sobrang pagod na ako sa Maynila na gusto ko na lang magstay ng peacefully doon sa Station 1, na ang gagawin ko lang is lalabas lang ako ng hotel, kakain lang, at wala na akong ibang activities na gagawin, at parang may privacy ka, Station 1 ka. Pero kung gusto mo na medyo matao, mas maraming options, may mga market, may mga maraming options na mga food, gusto mong i-try, may mga affordable, may mga hindi rin naman ganun kasobrang, or may medyo mas mataas na price, go for Station 2. And kung gusto mo talaga ng matao, mahilig ka sa mga ganyan, okay lang doon, Station 2. Station 3, pag gusto mo na parang medyo, although may mga foreigners, maraming foreigner doon na nakita namin, Station 3 is mas maraming affordable talaga. Yung parang sobrang masabi mong makamasa na siya doon. Kasi for as low as 300 yung nag-tour nga kami, nag-tour kami, nakita namin is parang 300 pesos lang, buffet na siya. So, alam mo yung ganun, kung mahilig kayo sa mga pork, sa mga Filipino food, the best sa Station 3. Tsaka, kaya lang, medyo sa Station 3, parang medyo sobrang, ano na siya, hindi siya ganun kaganda na yung place doon. Unlike sa Station 2, kahit maraming tao, malilinis, tapos, basta parang iba yung vibes, yung ambience sa Station 2. So, depende kasi yan. So, yun nga, kasi ako, kami rin kasi, kaya hindi rin kami nagsispend ng sobrang mahal per night sa mga hotels like mga iba doon. Kasi, parang hindi namin masusulit. Dahil, syempre, first time namin sa Bora, ang gagawin namin, syempre, wala kami lagi sa hotel. So, hindi namin siya masusulit. Parang uuwi ka lang doon kapag gabi na. Kapag magpapahinga ka na. So, imagine mo, gagastos ka ng 10,000 to 15,000 per night. Tapos, gagawin mo, tulugan mo lang. So, siguro, magsispend kami ng ganun kapag sobrang naikot na namin yung Bora. And gusto na lang talaga namin doon is mag-swimming, mag-beach lang. Tapos, as in, ganun lang. Wala kaming anything na gagawin. Yung talagang relax ka lang. Siguro, okay lang. Yung talagang tipong sabihin mo na, ay, sa hotel lang ako magsistay buong maghapon. Dito lang ako. Doon mo siya masusulat. Gusto mo lang gamitin yung pool nila. Ganyan. Pero kung first timer nyo, and kung gusto nyo talagang ma-aesthetic kayo, gusto nyo na sa social media, ay, nandito ako sa Hinan, nandito ako sa Lind, nandito ako sa Shangri-La, ganyan. Go for it! Kung kaya nyo naman, why not? Kung yun yung feels nyo, kung gusto nyo talagang pag-ipunan yun, walang problema. Kasi kami, syempre, may family na rin kami, at practical na, pantulog lang, comfortable, okay na. Kung mararecommend ko daw yung hotel, yes, mararecommend ko siya kasi unang-una, sobrang simple, affordable. Yung hotel namin is, nag-range lang siya ng 7 to 9,000. Sobrang ganda na ng room mo. Tapos, kompleto na. Sabi nga ni Daddy, kompleto na. And the main nga, yung mga, ano bang tawag doon? Amenities, no? Yung amenities nila is okay din. And then, everything na kailangan yung may blower. Kasi, syempre, nagpa-braid ako, diba? So, okay na siya kasi may blower naman sila. And then, yung mga gagamitin mo na mga, yung
banyo nila, okay, perfect siya for family of 3 na hanggang 7 years old yung anak mo, sobrang okay siya. And an affordable, magandang place, dalawa yung pool, masarap naman yung food, yung breakfast nila, si Hugo lang nag-avail yung breakfast kasi hindi kami nagbe-breakfast. So, ang nakatipid kami sa food ni Hugo kasi umaga, gabi na lang yun, nagsasnacks na lang siya kapag hapon, like mga biscuits, yung milk niya, tapos yung mga juice doon, yung mga buko shake, ganun, mga shake-shake, hindi siya buko shake, yun hindi ko natikman, buko shake. Pero yung mga shake doon na fruit shake, ayun, okay siya. High seas, total expense for extra charges sa airport, sa seas hanggang sa hotel. Mamaya ko yan i-share sa inyo. Hotel accommodation, price and experiences, planning mag-board December para may idea lang. Yun nga, yung hotel accommodation, super okay, Piccolo Hotel. Yun, tapos wala naman kami nagang problema kasi okay naman from breakfast hanggang sa pag-stay na yun. Mabait naman yung mga tao doon. And how much yung mga nagastos. Sige, dito na tayo sa mga how much nagastos, okay? From Grab, kung galing kayong Cavite, pagpapunta namin doon is 650 pesos. Tapos, yung kinain namin, mga ganyan, fast food, yung una, naka 370. Yung mga snacks, umabot din kami ng 300 plus. And then, yung may tricycle, sa tricycle doon, other charges naman sa airport, wala naman, wala nang mga ganun-ganun, except yata kapag international. Pero, yung airfare namin, nakuha ko siya ng 9,000, tatlo na kami, 9,000 plus, pero binuko siya ng mga March, April, May, June, mga 2 months or 3 months before na buko na siya, kaya medyo affordable, pero yung mga malapit-lapit na, nasa 3,000 per, ano na siya, papunta, tapos pabalik, mga ganun na siya. Tapos, ano pa ba, wala na ibang other charges naman sa airport, kasi nag-check-in na ako online, so diretso na kami, so wala na anything na charges. And then sa tricycle naman, muntik na ako mabudol doon kasi nung pagdating namin, lapag namin sa Boracay na airport, may nag-a-assist doon na parang yung nga 800 tricycle sa boat nila. Sa, ano ba tawag doon? Ferry? Ferry ba nila yon? Parang ferry nila. Tapos another tricycle going to island, ganyan. So, sabi nila 800 daw, transfer. Eh, sabi naman namin, sabi ko, wala naman binanggit sa akin yung mga friends ko na galing sa Bora, nagbayad sila. Ganyan, sabi nila sa akin, tricycle. Tapos, ano lang sila, ferry lang sila. So, sabi ko, teka lang, sipin ko muna. Pero, syempre, kung wala kang alam, sige, go ka na kasi isipin mo, comfort, naka-van ka, ganyan. Pero, kasi naisip ko, mas practical yung magkano lang naman yung tricycle. Enjoy pa yung anak namin kasi gustong-gusto niya sumakyan ng tricycle. Talagang masaya siya. So, tsaka, at makakatipid ka, diba? So, ang nangyari is, 150 yung tricycle. Kung makikita nyo sa vlog, yung binibigyan kami ni Kuyang stickers, yung taki-isa-isa kami, alam na doon nila kapag meron ka nun. So, ang binayad ko lang, since bata yung kasama namin, 5 years old, 150 lang kaming tatlo, pero kapag hindi yata, parang 200 plus. Kaya nagkamali si ate. Kasi dapat 200 yung singili niya sa akin. Sabi ko, 150 lang binigay ko sa kanya. Sabi ko, 200 po ba? Kaya sabi sa akin, 150. Hindi, 150 lang pala kasi bata pala. So, ayun. So, 150. Parang from terminal lang tricycle going to ferry nila, parang mga 10 minutes lang siya. And then, sa ferry naman, ito. Ang binayaran ko is that environmental fee nila, kasi tatlo yung pila. Environmental fee, 300 kami ni Daddy. Tapos, yung boat, ay yung ferry nila is 50 pesos isa, libre si Hugo. So, kung mayroon kayong 7 years old pataas, 50 pesos isa. Terminal fee, 200 pesos kaming dalawa ni Daddy. Tapos, ayun, yun yung mga charges, nagulat kami. Tapos, pagbalik naman, may environmental fee. Baka parang 100 lang yata, isa 300 lang nilagay ko. Baka hindi ko alam kung bakit 300 to. Pero, pagbalik naman from Bora going to Manila ulit, may terminal fee, tsaka 100 yung boat, yung binayaran, yung ferry yung binayaran namin. Nagulat ako. Tapos, huwag niyong kakalimutan yung health declaration. Sobrang bilis lang naman yun kasi may QR code agad silang ibibigay. Yun yung i-scan mo kapag papunta ka at pagbalik ka na ng Maynila. Alas yung water nila doon. Yung water, binili ko una 50 pesos. Parang nasa 1,000 ml. Pero nung gabi na, bumili na ako ng 10 liters. Nasa 130 yung tubig, which is okay naman. Affordable naman yung water, na hindi naman sila malaki tumubo doon. Tapos, yun, yung mga bags na katulad na binili namin ni Daddy.
pwedeng tumawad, tinawaran niya 200 pesos yung naging 180 na lang. Para kasi ayaw ni daddy yung may mga plastic na dala. So, bumili siya ng mga parang pang ano lang. Yung bag lang na pang, yung tote bag, ganyan. Tapos, yung mga laruan doon, para kung may kasama ko yung bata, pinakamababa nila 150 pesos pataas. Depende yan, yung mga pala, ganyan, yung mga kakailanganin ng mga kids nyo. Kung may kasama ko yung bata, kung wala, swerte nyo kasi makatipid kayo. Yung Jonas Shake naman, yung mga shake nila doon, yung Jonas, yung unang namin binilhan, 100 isa. Pero, grabe, wala parang, hindi masyado. Kung pag avocado, avocado talaga. Wala talaga initing na hinahalo. Pero sa Jonas, may kakaiba silang ano, may kakaiba silang hinahalo yata ng milk or something na sobrang napapasarap talaga yung fruit shake nyo. Sa mga lunch naman, doon, depende kasi sa mga food. Kasi kami ginagawa namin ni daddy, ang lunch namin, ano ba yung mga lunch natin doon? Yun, pizza, yung mga kakaiba na hindi namin natatry dito, pasta, yung hilig din namin. Tapos more on Mediterranean kami, mga ganon, mga hummus, more on hummus kami. Tinry namin yung mga hindi naman, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kami maasahan sa mga pagkaing Pinoy talaga. Even lumalabas kami ni daddy every Saturdays and Sundays. Hindi talaga kami pala Filipino food, guys. As in, more on talagang Indian food kami. Mga Mediterranean and mga, ano ba to? Italian, Western na mga, yun yung mga kinakain namin. So, doon yung mga price range nila is parang ano lang din. Parang dito lang din ng mga Amici, and Nono. So, mga ganun, ha? Pero pinagkaiba lang syempre yung the way silang itimplahin yung mga bagay-bagay. Pero okay naman. And then, kung gusto nyo, may inasal naman doon. Chowking, Jollibee, tapos may Andox. Kasi, di ba, magkano. Pero in fairness naman doon, nagmamahal kasi most of them or most of the restaurant there, meron talaga silang service charge na pinapatong na mga ganun, service charge. Kaya syempre nagmamahal, pero wala. Kasi sabi nila mahal daw talaga doon yung pwesto nila. So, which is naman natin ano. Pero may options kayo, guys. Hindi namin na-explore, kaya babalik kami. Hindi namin na-explore yung bandang labas. Siguro, for sure, may mga ano doon, no? Paluto, ano? Lutong bahay, mga ganyan. Siguro, may mga options naman. So, kasi kami, since may bata kami, hindi na kami makakapag-explore. Kasi, syempre, yung lakad, mapapagod lalo yung bata. So, ano, kaya doon na lang kami, kung ano na lang doon. And since naglaan naman kami ng budget for that, ayun, carry naman. So, nagtry kami. Kaya lang yung kape. Yung kape, naging 280 pala siya, naging 310 isa dahil sa service charge. So, binayara namin 610, parang 305 isa. Parang ganon. So, yung lunch namin doon noona, yung pa-uwi na kami, yung mga kinainan nila RC Munoz, which is, parang na-realize ko na mas mura yung mga doon. Lalo na yung may mga crabs, like yung Boracay, something nila, sushi nila na pinagmamalaki. 480 pesos siya, 8 pieces na. Ayan, and yun, meron din namang buffet sa mga hotels, Hinan, Astoria, mga ganyan. Depende naman sa 2 seasons, hindi namin kinayang kasi 2 hours talagang kayo mag-aantay sa pila. Hindi ko alam kung bakit talagang sobrang tagal 2 hours. Kasi noong time na yun, kaya naman kami na late kasi umulan. Umulan siya, tapos parang isang oras din kami na stay sa hotel. So, wala. Hindi na talaga ako kinaya. And then, yung meron din namang mga coffeehan doon, kapihan na katabi ng Aria, sobrang sarap. Yung, tsaka yung carrot cake nila, the best daw sabi. Hindi ko tinry yung ibang cake doon kasi parang feeling ko ang bloated ko. Tapos parang wala kong ano, parang puro matatamis na naman ako. Sabi ko, sige dad, ikaw na lang mag-carrot cake. Pero, ang mga cake doon is 160 pataas, depende sa pipiliin mo. Sa mga dinner, umaabot kami ng pinakamababang bill namin is 1,000 talaga. 1,200, mga ganyan. Pag dinner lang naman. So, ilan days yun, tsaka pag lunch. Kasi nga, yung mga food na nagugustuhan namin doon, pinakamababa, 400 pesos pataas. Yun. Kasi syempre, diba dito guys, may Andox na naman tayo. Ito nga, sa kanta namin, may Andox na, may inasal, may ganyan. So, nagtry kami ng something new. So, medyo ang budget namin for lunch and dinner doon, mga nasa 2,500 to 3,000, no?
isang araw lang sa pagkain lang na, daddy, kasi lunch pa lang and dinner eh. So, yun, for ilang days yun, parang 3 days, something ganyan. Pero okay lang kasi pagkain at wala, doon naman talaga tayo, di ba? Minsan lang naman. And then snacks, yung mga snacks namin, umaabot din ng, nalagay ko kasi dito, 300 to 500, depende. Kasi yung snacks ni Yugo na gatas pa lang, tapos yung mga wafer niya, mga ganyan. So, depende naman talaga sa inyo. Kasi si Yugo talaga, sanay talaga siya na after lunch, iba pa yung breakfast, lunch, tapos mga in-between na merienda niya, tapos dinner, at meron pa yung mga midnight snack. So, talagang nag-grocery yun kami after. Tapos naman, guys, sa mga kumasasa kung kami babalik doon, ha? Kasi gusto rin ni Daddy bumalik talaga. Sabi ko, mag-settle down na kami doon, eh. Settle down talaga. Sabi ko, mag-settle na kami doon. Pero, ako sa kanya. Sabi ni Daddy, if ever na babalik kami doon, gusto niya pa rin sa Piccolo Hotel, tsaka sa Station 2. Kasi, andun yung balance ng life, eh. Station 1, sobrang pricey na, hindi mo masusulit. Pero, may sobrang tahimik. Sa Station 2 talaga, andun yung parang matao, tapos ang daming options lahat. Station 3 kasi medyo hindi namin nagustuhan, medyo madumi, malumot doon. And parang iba yung ambience, parang sobrang ano na siya. Parang, paano ko ba sasabihin? Iba eh. Parang hindi rin masyadong magandang surrounding. So, pero kung gusto mo ng market talaga, siguro dun sobrang mura yung mga iba. Hindi na kasi kami nagtanong. Tapos naman sa tour namin, although sinabihan na ako ng friend ko na pwede naman kaming mag e-trike, mag-tricycle doon, going sa mga para sa mga beaches doon. Pero nag-ano pa rin kami, tour na lang kami kasi 600 kami ni Daddy, libre naman si Hugo, free buffet na. Tapos kaya lang medyo marami kami sa ferry doon. Pero masaya kasi tatlo naman yung napuntahan namin, nag-snorkeling kami, may isa kami pinuntahan na parang yung pag nakita niyo yung picture namin na parang niluluto kami. Yun. Tapos meron pa kaming isang pinuntahan na hindi ko alam na crystal something yun. Hindi na kami pumasok kasi may bayad siyang 6300, 300, 150 bala, 750, 1 hour ka lang na mag-i-stay. So ginawa namin, doon lang kami sa gilid, nag-swimming lang si Hugo, maganda rin naman yung walang anything na lumot, sobrang clear ng water, kitang-kita may mga stones. Doon kami nag-stay for 1 hour kasi yung sa loob, magbabayad ka ng 750, tapos pipicture ka lang naman. Diba? Pero sabi ni Kuya, narinig ko sa video, Dad, libre daw. Pero ba't may mga babae doon? Binalikan ko nga yung vlog ko, parang hindi naman sila tiga doon eh. Parang sila lang nagpe-pressure doon. Pero sabi ni Kuya, may nagtanong kasi doon sa vlog ko, napanood ko, may bayad po bang papasok? Wala daw. Pero ba may mga babaeng nakatayo doon? Yun ang hindi natin na ano. Tapos yung iba, diba, dire-diretso, hindi naman parang hindi nagbayad. Para siguro pa nagtanong ka lang eh. Sa ano daw, wala naman sabing ticket nyo. Baka sila lang, kung nagbayad ka na siguro sa kanila yon. Kaya kasi nagtaka ako sa vlog ko, binalikan ko, wala pong bayad dyan. Tapos pag tanong namin doon, ay may ticket po ba? O 300 block kaming dalawa, isa daw bata 150. Tapos sila ate doon, alam mo yung parang hindi naman tiga doon. Tapos, wala lang, ewan ko. Pero hindi na kasi kami nag-try kasi sabi namin, huwag na tayo, magpipicture lang naman. Dito na lang tayo, maganda naman yung ano. Anyway, depende naman yung sa inyo. Pero kung gusto nyo ng nung tour, ilalagay ko yung number ni Kuya dito. Ayan, pwede nyo siyang kontakin. Si Kuya na nirecommend din siya ng friend kong si Jovi na galing sa Boracay din kasi sobrang bait niya. So, ayun. Actually, 500 lang dapat yon kasi natawaran doon nila. Marami sila. Kaya sabi ko kami, parang help na lang din namin yun. Kahit sa tricycle, dapat 150 lang. Sabi ni Kuya 200. Hindi na kami nakikipag-tawaran sa mga ganun kasi sabi namin, help na lang namin sa kanila yung mga sobrang maliit na halaga lang naman. Okay na yun kasi tulong na lang namin yun sa kanila doon. Kasi, di ba, hirap kumita rin ng pera sa probinsya. Although, marami ng mga, pero syempre, help na lang din yun. So, hindi na ako tumawad. Sabi ng friend ko si Adam, pwede naman daw ikaw mag-e-trek. Pero naisip ko kasi, kung yung e-trek, 150 papunta, pabalik, 300 pesos na. Parang ganoon din. At least yun, may tour na nakapag-snorkeling pa. Pag pala nag-tour kayo, guys, ha? Pag nag-snorkeling kayo doon, may charge lang. Libre naman yung ano nila, goggles nila. Pero kapag paggagamitin mo, kapag mag-snorkeling ka na, magbabayad ka ng 40 pesos each. So, 48, 120 kaming tatlo. Yun lang naman.
Other than that, wala naman kami ibang na-charge naman doon. Tapos, depende sa inyo kung bibili kayo ng mga food doon, ganyan. Tapos, ano pa ba? Yun lang naman yung ano pagpa-uwi. Yun, tricycle ulit. Gawin nyo, kasi 7:20 yung boarding namin. 5 pa lang, sakto, umalis na. Or, 4:45, umalis na kami doon sa hotel. Tapos, 5:30, umalis na yung ferry. Tapos, tricycle na. Sobrang dali. May isang oras pa kami. And then, sa airport naman ng Boracay, may mga Starbucks. So, nakita ni Daddy, 200 pesos daw yung pinaka-mura na drink. Siguro kasi may service charge na rin. And then, meron doon, yung binili niyang coffee, 160. Tapos, may mga katabi doon, parang mini-mini stop. Meron siyang mga bread, corn beef na pandesal yung binili ko. So, yun lang naman yun, guys. So, if ever, ilas nyo na yung airfare and hotel, yung pocket money, kung isa lang naman kayo, dalawa, siguro, pwede na kung 10,000, pwede na siguro yun sa inyo. Kasama na yung trip nyo doon sa island tour. Or kung may family kayo, siguro 20 to 25,000. Yung dali nyong extra. Kasi medyo yung food talaga doon. Ganun. Or 15, 20, depende naman sa budget nyo. Pero mga ganun. Pero kung single naman kayo, siguro 10,000 sobrang enough na yun. Dami nang magagawa. Ilas nyo na yung airfare and yung ano ha. Yung hotel. And yung mga, meron kami ring nakita doon pala sa beachfront nila. Meron dong tag 225 or 15 lang. Pero room lang siya ha. Room lang. Kasi gusto kami, si Daddy kasi mas gusto niya is yung parang hotel. Kahit na hindi sobrang mahal. Pero hotel siya na ano na. Na andun na may mga swimming pool na rin. And then may gagamitin ka na shampoo, conditioner, mga ganun na. So, yun yung gusto niya. Kaya, okay na yung Piccolo Hotel is, tsaka magandang ratings nila sa Agoda and Booking. So, yun lang. Yun lang naman, depende naman sa inyo kung paano kayo magbabudget. Kung paano nyo ibabudget yan. May options naman kayo kung gusto nyo nang makumain or bumili ng something doon. Pero, ayun, marami naman kung ano, sa yung friend ko nga, 1 month, naka-ano siya doon, no? nakaraos siya doon. Pag medyo, ano na doon yung budget, medyo gumagano na. May mga inasal naman doon, tsaka sa labas, maraming mabibili. So, depende yan sa inyo, pero, hindi naman kailangan sobrang, diba? Depende yan. Hindi naman kailangan din sobrang gumastos ng bonggang-bongga, pero, hindi naman, syempre, deserve nyo rin naman yan for sure, kasi pigatrabaho yan. Kaya, paglaanan nyo na. Kung mahilig kayo sa pagkain, adjust na lang kayo ng food, kayo, kung malakas kayo kumain, kung gusto talagang kumain doon ng kumain, mag-adjust kayo sa accommodation nyo. Kung gusto nyo naman, mahina naman yung cook kayong kumain. Kung gusto nyo mag-invest sa talagang comfortable at ma-feel yung mga ibang mga bonggang-bonggang hotel doon. Doon, depende yan kung ano sa inyo. Kung kaya nyo both, why not? Pero ganda ng Shangri-La, tsaka The Lind ba yun? May nakasabay kami na tiga-US sila. Sa Lind something sila na stay doon. Ang ganda lang, nadaanan kasi ng ferry namin. So, ayun. Go lang kayo, guys. And sana nakatulong tong video ko na sa mga gustong bumalik sa Bora or gustong mag-try. And nag-DIY lang ako. Wala kaming agency kasi nakita ko yung difference nung nag-Bohol kami. Ang laki ng difference ng agency sa DIY. Ako lang nag-book ng sarili ko at ako lang din nagpa-book. Hanapin niyo yung mga hotels na doon na kayo mag-book. Tapos, ibabawas na lang sa card niyo, sa debit card niyo, or credit card niyo, or i-cash, depende na. Pero mas maganda, doon kayo magbabayad. Ayan. Tapos, yun lang. DIY, okay. Tapos, sali rin kayo daw sa mga group na mga DIY travel something, ganyan. Malaking tulong din yun. Kasi, ang laki rin talaga ng charge kapag nagpa-agency kayo. Pero, kung gusto niyo ng hassle-free, meron kayong budget for that, just go. Mag-agency kayo. So, ayun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching. And, God bless. Bye!